na ang pinaka-importante nating sandata laban dito sa COVID at dito sa Delta variant ay yung pagbabakuna. So mga kababayan, lalo yung ating mga seniors at may comorbidity, magpabakuna ho tayo, napakahalaga ho na tayo'y mabakunahan na ho. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa lungsod ng Taguig. Etong mga huling araw lang po, limitado yung ating first dose. Pero tuloy-tuloy yung ating mga second dose. Sa ating mga seniors at may comorbidities, bukas ho lagi yan. Open lagi ho ang slots na yan. Pero para sa ating mga A4 at A5 workers, inaasahan ho natin at nagsabi na ho sa atin yung national government na tuloy-tuloy ho next week meron tayong malaking bagong batch ng first dose. Sa ngayon ho, malaking porsyento na ng ating mga kababayan ang naka 2 doses at nagkaroon na ng first dose. Nasa around 20 to more than 30% yung second dose at yung first dose. Pero ang gusto ho natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, sa rate of almost 10,000 vaccinations a day, na sa loob ng 2-3 buwan ay matapos na natin yung 70% vaccination dito ho sa lungsod ng Taguig. Para naman sa update sa ating pagbabakuna, nandito ho yung coordinator for the National Immunization Program sa lungsod ng Taguig, si Dr. J.Lo De Guzman. Maraming salamat po, Mayor Lino. Masaya po kaming ibalita sa inyong lahat na ang siyudad ng Taguig ay nakapagbakuna at nakapagbigay na ng sumatotal na 540,306 na doses ng COVID-19 vaccines. 323,970 ay nakatanggap na ng kanilang first dose at 222,047 naman po ay fully vaccinated na. Bukod sa paglalaan ng eksklusibong vaccination hub para sa ating mga minamahal na senior citizens na matatagpuan sa repurposed Taguig Trade Center sa Lakeshore Complex, tayo po ay meron ding eksklusibong hop-on and hop-off shuttle service para sa araw ng kanilang pagbabakuna. Bukod sa Lakeshore 2, ang vaccination hubs natin sa Bonifacio High Street, M Signal Village Elementary School, Vista Mall Parking Complex at Western Bicuta National High School ay tumatanggap sa mga nabanggit na vaccination hubs ng on-site at same-day registration ng senior citizens. Sa mga rehistrado na po sa Taguig Trace, huwag kakalimutan dalhin ang inyong QR code at valid ID and proof of residency. Sa mga pupunta naman po para sa on-site registration, dalhin lamang ang mga mahalagang dokumento nila Lolo at Lola gaya ng ID, proof of residency at ihanda ang numero ng teleponong gagamitin para dito. Huwag po mag-alala sapagkat sila ay prioridad na ia-assist ng ating mga barangay affairs office at city social and welfare development staff na nakatalaga sa vaccination center na kanilang pupuntahan. Ang lahat po ng vaccination hubs po natin ay may green lanes or priority lanes para sa ating senior citizens. Pinaiigting po natin ang pagbabakuna para sa kanila sa hangarin nating sila ay maprotektahan sapagkat sila po ay nasa vulnerable grupo na mataas ang banta na maapektuhan ng COVID-19 virus, lalong-lalo na sa Delta variant. Bagamat tayo po ay may nabakunahan na 51,455 na senior citizens na nakatanggap na ng first dose at 38,112 na fully vaccinated na, patuloy pa rin po ang ating pagsusulong na mainganyo pa natin ang mga lolo at lola natin na di pa nababakunahan. Huwag mag-aatubili at mangamba sa ating mga senior citizens na may kondisyong medikal at limitasyon sa paglalakad at bedridden sapagkat ang home vaccination team ng ating syudad na may numerong 0961-704-4291 ay tuloy-tuloy na umaarangkada. Kung kaya't sa tulong ng ating magagaling na home vaccination team, buong puso po naming ipinagmamalaki na atin na pong nabakunahan si Lola Olegaria Aquinoy, 101 taong gulang o 101 years old mula sa Barangay Bagong Bayan. Si Lola Olegaria ay isang testamento ng kumpiyansa sa proteksyon ng bakuna. Maraming salamat po, Lola Olegaria, sa pagiging inspirasyon ng tapang, tiwala at kumpiyansa sa pagbabakuna. Tungkol naman po sa inyong second dose, kayo po ay makakatanggap ng notifikasyon kung kailan at saan nyo po ito maaaring makuha bukod po sa nakasulat sa inyong vaccination card. Maging mapagmatsyag sa I Love Taguig page para sa mga anunsyo ng ating pamunoong lungsod at mag-email sa covidvaccine@taguiginfo.com para sa iba pang mga katanungan.
Ito po ang mga hotline numbers patungkol sa proseso ng pagbabakuna at maaari nyo ring tawagan ang mga numerong ito mula sa ating telemed team na sumasakop sa pinakamalapit na health center sa inyong mga tahanan. Ang ating mga kiosk din po ay itinalaga sa mga barangay offices at vaccination centers para kayo po ay matulungan sa pagrehistro sa pagbabakuna. Tandaan na siguraduhin makakatanggap ng confirmation notification dahil ito po ay mahalaga sa validation front desks ng ating mga vaccination centers. Ngayong linggo po natin ipinagdiwang World Hepatitis Day at World Diabetes Day upang lalo pang mapalawig ang ating kaalaman tungkol dito. Nais din po namin ipahiwatig sa puntong ito na ang ating mga kababayan na may mga kondisyong medikal gaya ng diabetes ay nabibilang sa prioridad na kategoryang A3 at mahalagang mabakunahan na. Inanunsyo din natin mula sa Safe City Task Force Advisory No. 48 na ang mga nakaschedule na babakunahan at mga empleyado ng vaccination teams na nagbibigay serbisyo sa ating bakuna nights ay exempted po sa pagpapatupad ng curfew. Mangyari lamang ay dalhin ang inyong confirmation appointment slip kung kayo po ay magpapabakuna pa lang at ang inyong vaccination card kung kayo po ay second doser na. Lubos ang ating pagsisikap na pag-ibayuhin pa at palakasin ang ating tugon laban sa COVID-19 virus, lalong-lalo na sa banta ng Delta variant. Ang pagpapaigting ng contact tracing, pagsisikap na itaas pa ang mga mababakunahan kada araw, at ang pagpapalawig ng kapasidad ng ating mga ospital ay ilan lamang sa ating ginagawa. Ang pinakamahalaga po ang sandata pa rin natin sa striktong pagsunod sa health protocols gaya ng paghuhugas ng kamay, tamang pagsuot ng face mask at face shield, wastong social distancing at pag-iwas sa matataong lugar. Sa pamamahala na may pag-ibig, may pagbabayanihan. Ganyan tayo sa Taguig. Muli ako po si Dr. Jaylo De Guzman. Maraming salamat po.